pagkilala na natin to. Okay. Okay, siya ang kasalukuyang part-time karate instructor sa Colegio de San Antonio de Padua. Isa din siyang PWD advocate at isa siyang blogger at podcaster na pamagat ay On Point the Podcast. Pagkikan natin ang wonderful presentation ni Ginoon Franz Joshua Merida. Hello, magandang hapon sa inyong lahat, sa atin hong mga kasapi dito sa Hands in Inclusion Pilipinas at sa lahat ho ng ating mga brothers and sisters na PWD at nakikinig at nanonood sa webinar na ito. Good afternoon. Siguro no, simulan ko na lang itong aking talk na kung paano ko or paano ako napunta dito sa Hands in Inclusion Pilipinas. So, ngunit bago ang lahat, simulan ko muna sa pagpapakilala ng aking sarili. Ako nga po pala si Franz Joshua Merida. Galing po ako ng Cebu, 27 years old. Graduate po ako ng AB Political Science dito po sa isang university sa Cebu din. And I'm trying to finish my master's degree in political science in one of the universities in Cebu. And paano ko nga ba nakita itong Hands in Inclusion Pilipinas? Early last year, naghahanap po kasi ako ng pwedeng ma-interview para po sa aking podcast. So, early last year, nakilala ko si Sir Roy Lan, no? And we got to know each other, and then, yun nga, parang nag-ausap kami, we chatted, and although hindi ko talaga siya muna na-interview sa podcast ko, he keeps on inviting me sa mga programs dito sa Hands in Inclusion Pilipinas. Then I was very lucky because I was able to form a network for my fellow PWDs, no? Kasi as far as I'm concerned, itong Hands in Inclusion Pilipinas ay based in Pasay. So I was based in Cebu. Then that was it. We got along and then the rest is history. So yun nga, naatasan ako ngayong hapon to share my story, no, to share my story as a PWD and kung ano yung mga ginawa ko on the side to be where I am today in the hope that ang lahat po ng ating hong nakikinig at nanonood ay ma-inspire din, no? Lalong-lalo na ang ating hong brothers and sisters sa ating hong community dahil we truly believe that each one of us have beautiful stories to tell, no? So simulan ko po siguro nung bata sa childhood years ko, no? I was born premature. Ibig sabihin, kulang sa buwan. I was born 7 months. So medyo siguro excited akong lumabas, no? And with that, medyo compromised po ang atin hong mobility. Ibig sabihin, may problema medyo sa paglalakad. And siguro, I guess I would attribute na parang mahirap siya. Actually, mahirap na magkaroon ng ganitong kondisyon, no? But what's, I think, na-bless ako kahit ganito ako, no, yung magulang ko is they acted more of the solution right away. Kumbaga, hindi sila masyadong nag-isip muna kung ano bang mangyayari sa akin when I grow up, kung ano bang masasabi ng mga tao when I grow up kasi ganito yung kondisyon ko. Although they have that in mind, but they really acted on the solution right away. So what they did was, nagtanong-tanong sila sa mga neighbors, sa mga experts in our town, no, sa aming mga kaibigan. Kasi 4 or 5 years old, dapat expected na at that age, parang 4 or 5 years old, nakakalakad na yung bata. I mean, nakakalakad na tumatakbo. But on my case, 4 or 5 years old, parang hindi nila ako nakikitaan ng ganun.
parang I was just crawling around. Parang crawling lang. Crawling was my form of walking during that time. And and you can just imagine, 4 or 5 years old, parang bakit, no? And so they decided to admit me in a parang physical therapy program. Kasi during that time, yun yung mga sinasabi na we need to try physical therapy sessions para tulungan tayong makalakad ng diretso, ganyan, hindi lang puro crawling. That was 6 months kami sa hospital noon. I can still vividly remember, no? And then with that 6 months, we go in and out of the hospital, from the hospital. And then after 6 months, we got a positive results. Nakakalakad ako, pero andito pa din yung medyo problema sa paglalakad. But thankfully, I'm not using any mobility aid to help me, no? Yun yung nakakaganda din. Kahit na medyo nahihirapan, hindi ako dependent doon sa mobility aid. I can walk without those. So ayun, fast forward to elementary and high school. Nung elementary naman and high school, I would like to think, no, that I am lucky enough to be admitted sa traditional school. That's number one, to be admitted in a traditional school, supportive yung environment, kasi the values or the standard of teaching sa school na kung saan ako nag-aaral during elementary and high school, para siyang Christian values. So it was very positive, very encouraging. And I would like to think that I was able to grow there. I was able to hone my personality, no? Nagkaroon ako ng parang siyang, shall we say, confidence sa aking sarili kahit na ganito ako. And then same as nung high school. And siguro I'm very lucky enough na supportive din yung mga classmates ko. Although I have to explain to the management nung elementary and high school ako that I have this physical problem, so ililipat nila yung classroom nila from the first level, kasi dalawang levels yun, ganyan. Ililipat nila yung classroom namin sa pinaka first level para hindi na kami mahirapan pang umakyat. Although I have to explain to them that, but generally, they were very encouraging, very supportive, no? And siguro, I'm just very blessed then sa support system ng aking parents. Again, I would have to give credit to my parents dahil sila naman talaga. Without them, without their guidance, their encouragement, I would, parang hindi ako magiging ganito kung ano man ako ngayon, kung ano man yung pinaniniwalaan ko. So, fast forward to college. Nung college, dito ko mas naramdaman na naramdaman ko na yung hirap noong, you know, pagiging parte ko nung PWD. Dahil siguro sanay ako doon sa environment na protected, very encouraging, ganun yung ating mga kasama doon, pati staff, classmates, and all. Pero pagdating ko nung college, kasi nasa city proper siya, so I'm from the province, although 2 hours lang naman yung biyahe from the province to the city, hindi gaanong kalayo, but I guess it was culture shock na parang in one classroom, you are not sure na magkaklase ba kayo in the next subject nung 30 classmates mo. What I mean to say is that kasi nung college is I had to explain to each and every classmates ko na ganito ako, na you have to be very careful. Although what's good about me is that I'm very self-aware. Parang I can always
pinpoint to others na ganito ako kailangan. Hindi, parang, I should say, parang mas kilala ko yung sarili ko na parang I know what I can do and I know what I cannot do. Parang I can easily reassess myself, no? During those times. So parang alam ko na na parang kung may activity na need masyado ng physical powers or parang need ng physical ng pangangatawa natin, I would readily excuse myself from that activity. And again, I would explain to the teacher na ganito, ganyan. And luckily, very supportive naman sila because I was able to explain to them, well, kung bakit hindi ako pwede sa ganyang activity. Kumbaga, alam ko kasi yung voice ko nung college na kailangan na akong mas straightforward, mas upfront kung ano yung kaya at hindi ko kayang gawin. So parang it was really easy for me to explain to each one of them na hindi ko kaya, especially yung mga physical education subjects, no? I had to make an arrangement sa professor ko na parang pwede bang ibang activity na lang dahil hindi ako pwede. But dito ko din naramdaman on the other side of the coin, no, of the story. Sa college ko din naramdaman yung sort of bullying. No? Hindi naman siya bullying na physical, but verbal kind of bullying. Dahil, as what I've said, malaki yung environment ng college. No? Hindi katulad nung elementary and high school, medyo bilang lang kayo sa isang classroom. And then, sa high school, you are assured na kung sino yung classmates mo nung first year, most probably, yun yung magiging classmates mo nung fourth year. So, alam na nila kung ano yung mga kaya at hindi mo kayang gawin. You don't have to explain to them all over again. Unlike sa college, sinabi ko nga kanina, in every subject, iba-iba yung magiging classmates mo. And no matter how you explain to them na ganito ka, parang hindi talaga, meron talagang isa, dalawa, tatlo na bullying or mga bullies. No? But, again, I was very lucky. I was very blessed, siguro. Doon pa din, no? I would attribute this to the upbringing of my parents. Kasi palagi nilang sinasabi sa akin that once you are always right, you can always go to your professor at sabihin na may bully dito, or kung hindi na kaya ng professor, and then go to the college dean of that department kung sino man yung nang-bully sa'yo. Kumbaga, during my college years, doon ko nakita or doon ko na-realize that I have this kind of voice. I should speak up kung may mga bully man, and I should learn how to fight, no? Not in the physical form of fighting, but to at least, you know, be open and, you know, be straightforward and upfront. Dahil minsan yung mga bullies talaga, no, based on my experience, yung mga bullies lang talaga ay kailangan nilang ma-realize na yung kanilang prey, which is ako, yung kanilang prey, no, tayong mga medyo ano ay kailangan makita din nila na marunong tayong lumaban. Not that I'm encouraging physical violence here, but fight in a sense that we have to be straightforward, use our voice, use our, you know, we have this courage from within. Kailangan lang siyang konting i-push. Kasi siguro, I guess, panahon na din para ma-foster sa atin na sa atin hong mga eskwelahan, lalong-lalo na sa mga universities, kailangan tayong mag-provide ng mga safe spaces na tinatawag regardless of PWD ka man o hindi. But mas lalong-lalo na sa PWDs, no, we have to provide safe spaces na pwede silang pumunta to ask help whenever may nagbubuli sa kanila. Although, I do not know if that is well implemented dito sa atin
sa Philippines in particular, but I'm really hoping that universities, no, or schools in general would provide safe spaces, especially for PWDs. No? And then fast forward to 2016, tayo po ay pinalad na graduate, no, na ating hong degree na AB Political Science, and naghanap tayo ng trabaho, of course, pero medyo nahirapan din dahil yun nga, nahirapan in a sense that siguro may mga kumpanya na hindi alam pa masyado yung batas, lalong-lalo na doon sa minention ni Ma'am Carmen Subiaga sa kanyang talk na may batas, no, I just don't really know the specific number of that law, but may batas na ini-encourage yung private and government na mag-employed ng ano, ng PWDs, or parang there should be a 1%, no, intended for PWDs. Although hindi ko lang alam kung dito sa Cebu, hindi ba talaga alam nung HR practitioners na inaanyayahan po sila, or they are encouraged kasi may tax incentives din naman, no? But nais ko lamang hong sabihin that what I'm trying to say here is that tayo hong mga PWDs, hindi lamang yung atin hong struggle is hindi lang nagtatapos o nagsisimula sa pag-aaral. Kumbaga, it's a continuing journey. Mahalaga ang tatlong bagay, no, kung ikaw ay PWD. Number one, ano talaga? Acceptance, I should say that siguro we have to accept that we have, or we are part of the PWD community, or we have certain conditions. And then once we've accepted it, we've acknowledged it, doon na tayo pupunta sa solution. Ano ba itong solution? Solution, simply, maghanap na tayo ng solution kung papaano natin mas mapapabuti pa yung kondisyon na hindi masyado siyang maging balakid sa atin. Kailangan ba natin pumunta ng physical therapy? Kailangan ba natin mag-seek ng professional help and all that? And number three, napakahalaga ho sa isang batang PWD or sa PWDs in general to have a strong support system, regardless of it is your parents, your relatives, or your friends, no? Dahil at the end of the day, kahit gaano kadaming physical therapy, kahit kaano kadaming opportunities, no, na maibigay sa atin, there will be a point in our life na babalik tayo doon sa questioning kung bakit tayo ganito kahit na may opportunities naman. Kumbaga, we will still go back to questioning ourselves and asking our wives, bakit sa lahat ako pa ganyan. But if that certain PWD have a strong support system, kumbaga matatabunan yan at mapapalitan niya ng pag-asa at pagmamahal, no, na maibibigay lang kung may strong support system yung isang PWD na bata o matanda. And siguro i-add ko na din, no, that with all of this, kailangan talaga ng acknowledgement din ng atin hong gobyerno na may sektor na ganito, may sektor na PWD, at itong sektor na ito ay nangangailangan ho ng tulong, no? Nangangailangan sila ng tulong sa trabaho, nangangailangan sila ng tulong medical, nangangailangan sila ng kahit ano pa mang tulong na makakabuti at makakapagbigay sa kanila ng oportunidad na pwede silang makipagsabayan doon sa mga
taong hindi naman nabibilang sa ating komunidad. Yun nga, babalik tayo doon sa ating hong kwento, no? Magiging mahirap ang laban na ito, hindi lang doon sa pag-aaral, sa paghahanap ng trabaho at sa kung ano paman. Kumbaga, ang nais ko lang sabihin is, patuloy tayong makakaranas ng hirap, patuloy tayong makakaranas ng kabiguan, regardless of itong mga kabiguan na ito ay dahil, no, sa ating pagkaparte ng PWD community o sa kahit anumang dahilan. Ang mahalaga ay bilang parte ng komunidad na ito, tayo ay patuloy na makilahok sa ganitong mga pagpupulong o webinars, no, dahil sa sinabi ko nga kanina, each of us have very wonderful stories to tell na kailangan marinig ng government, for example, para at least magising sila, private sectors, for example, para at least matulungan nila tayo kung saan man dako tayo ng mundo, no? Eh, kumbaga, patuloy lang tayo sanang makilahok at we continue to foster, no, bridges amongst ourselves, amongst private organizations and civil society groups na gustong tumulong sa atin. And nais ko lamang agree ako doon sa sinabi ni Ma'am Carmen Subiaga na yung challenge dito sa atin bilang parte ng community na ito ay, kumbaga, let us go out of our shell and let us show the world what we've got. Dahil alam ko marami sa atin, no, kailangan lang ng konting push pa. At sigurado naman ako na marami sa atin o karamihan sa ating mga PWD ay pinagpala ng talento at pinagpala sa kahit na anong bagay o paraan. Nasa sa atin lang yun kung paano natin ito madidiscover at maisishare sa iba. Dahil sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa pandemic, kailangan natin ng mga istoryang ganito para makapag-inspire pa. And siguro bilang pagtatapos, no, nais ko lamang again pasalamatan ang Hands in Inclusion Pilipinas, si Sir Roylan, at sa lahat ho ng ating mga kasapi sa community na ito, sa lahat ng ating mga brothers and sisters sa community. Sana'y kung ano man ang napag-usapan natin dito ay magkaroon ng ripple effect. Ibig sabihin, lumabas pa sa ating mga pamilya, sa mga kaibigan, hanggat sa umabot yung ating mga istorya at pangangailangan sa kinauukulan ho. Dahil sa totoo lang, ang laban para sa patas na trabaho, patas na oportunidad para sa atin hong mga PWD ay malayo-layo pa. Pero sabi nga ni Carmen Subiaga kanina, ni Ma'am Carmen, kapag nasimula na natin ito sa mga tamang tao, no, sa atin hong mga advocates, kapag nasimula na natin ito ay mas maganda, no? Ang kagandahan dito ay malayo-layo pa tayo sa ideal na mundo or kapaligiran para sa PWD, pero at least nasimula na natin. At alam kong kasama natin si Ma'am Carmen Subiaga at iba pang mga PWD advocates sa laban natin ito. Muli, salamat po sa pagkakataon na ito na makapagsalita at makapag-share ng akin hong story, at naway may napulot po kayo. And again, nais ko lang batiin ang lahat na doon ho sa ating NDPR week, no, although late na, but happy NDPR week pa din or month. And I'm very proud na mas dumarami na yung ating mga civil organizations na nagfo-focus dito sa mga PWD rights and privileges. No, sana'y dumami pa ho tayo, no, at makarali pa po tayo ng mas marami pang PWD advocates na ipagpapatuloy ang ating laban ho para sa ating mga karapatan.
Muli, ako po si Franz at isang magandang hapon sa ating lahat. All right, salamat Sir Franz para sa iyong presentation. Malaking bagay sa akin yung acceptance kasi kung hindi ko matatanggap yung aking sitwasyon, yung aking pansanan, paano pa ako tatanggapin ng iba? Maraming salamat. Okay. So, paano pala si Franz Joshua Merida, taga Cebu po yun. Para sa akin po yung bilang isang advocate po ng PWD po, mahalaga po bilang taga Cebu po, pati buong bansa na po, ay dapat pamaihan lahat po mga lahat po ng mga hindi lang sa mga kabataan natin, pati sa mga matatanda tanda po na po sa ating po. Okay, daghan salamat po. Tila po ako po. Okay. Salamat po sa inyo. Time po, Sir, Sir Franz Joshua Merida. Before tayo mag-sit po, pabatiin po natin ng magandang hapon po sa lahat kay Mary na beha po pati na kay Alino, kay Tanday, kay Jane Batoser po, Blackberry po, then kay Mary Jane Palette palete ng good afternoon to all hosts, more power, God bless you always. Isa naman kay Jerry Nasser na good afternoon po from Bagay Tagig City po. Sa mga taga Tagig City po sa atin lahat po. Po pati si palete na talakayan tungkol sa kalapatan, Godspeed and more power ulit ng PAPDT sa Tagig City po. Okay, now if you have any questions for our speaker, please type them in the Facebook comment section po.